dati, di ko lang tinitinda mo eh. Ngayon, may pwesto ka na sa palengke. Puro ka naman kalokohan eh. Yun lang, napakaseryoso mo eh. Di ka ba nagsasawa sa ganitong buhay, Diego? Wala ka bang planong umalis para baguhin ang buhay mo? Saan naman ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak dahil wala namang sira ulong tatanggap sa isang walang natapos. Grade 3 lang inabot ko. Pasang-awa pa. Saan ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak. Saka kahit na mag-apply ako, wala namang sira ulong tatanggap sa akin dahil wala naman ako natapos, grade 3 lang natapos ko. Pasang-awa pa. Kahit na. May mga tao dyan hindi nakapag-aral pero umaseso at swinerte sila. Yun nga. Katulad na sinabi mo, swerte sila. Eh ako, sa pulang pagkabata ako, malas na talaga ako eh. Nagkaroon nga ako ng ina eh. Hindi naman masabi sa akin sino tatay ko. Marami daw sila eh. Yun ang sabi niya sa akin. Bago siya mamatay, o nung mamatay siya, mumpuna sa akin yun. Ginamit lang ako. Kala ko nga, swerte na ako eh. Ginamit lang ako sa bangketa para mamalimos ako. Kaya lumayas din ako. Pero bago ko lumayas, ninakawan ko muna siya. Buti na nakilala ko si Raymond. Pinampun ako kay Mang Marcos. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabi, hindi ko pa rin maintindihan kung talagang swerte ako o malas ako. Dahil hanggang ngayon, eto pa rin ako, nasa delensya pa rin. Kaya gusto mo na rin. Hindi binigyan ang katulad ko ng karapatan para mamili. Tsaka ayoko na rin pabigatin pa kalooban ko para mangarap ng kung ano-ano na alam ko namang di magkakatotoo. Isa lang ang pangarap ko. Sana pag namatay ako, magkaroon ako kahit isang mumurahing kabaong. Mukha kang sira ko. Ano-anong sinasabi mo? Ay, naku, halika na nga. Hindi pa naman ngayon yun eh. Halika na. Kayo masasamang tinapay, di ba? Bantapang mo ah. Gusto mo ba sirain ko mga paninda mo? Ang titigas talaga ng mga mukha nyo. Isa ka pa. Mukha mo sisirain ko kung hindi ka magbibigay. Eh, di subukan mo. Baloko to. Eh, basta ka na. Tagal na kitang inaanap, di mo mula ako tinatawagan. Inaanap mo, lalaki na. Sino? Ano yan? Ano mo na? Diego, okay ka lang? Nagpatama talaga ako para mapunta ako sa'yo. Nagpatama ako ulit ah! Ako, ako nabida eh. Kaya pala sila tumakbo dahil sa'yo. Sira tuloy ilusyon ko. Dali na yan. Diyan ba si Papa? Nag-iintay? Angelica! Susundoy ko na mamaya! Wala ito! Isusundo lang ako ni Daddy! Mga bodyguard! Pulutin ko yun eh! Mamaya! Tara mga bata! Bilis! Sir, 64 po. Magkano? 64 ho. Mukhang naisan mo na naman ako, Diego, ah. Ako na nga nagligtas sa'yo, ako parang pag-asos ngayon. Dapat nga ikaw nagpapakain, eh. Lubusin mo na! Malakas naman racket mo. Anong racket? Racket, delihensya. Ginagawa mo, hindi mo alam ang tawag. Hoy, ibahin mo ako.
Kahit na kailan, di ako nang bakal. Bakit? Lukot-lukot yung perang binayad mo kanina. Luko-luko. O ikaw, kumusta na racket mo? Sabi ni Tay sa akin, ikaw na rin pinapawakin sa lugar natin, ah. Doon, pare. Nakakita na yata ng mas magandang lilipatan yung mga illegal doon sa atin, kaya nag-alisa na. Alam mo namang yun lang pinagmumula ng kikitain natin. Hindi ko naman masisikmurang kanain yung mga pwesto rin sa palengke. Sa konti ng kinikita nila, hahatiyan ko pa. Oh, sabihin mo, nahihiya ka kay Angelica. Kaya hindi ka makadiskarte sa kapwa niyang tindera. Isa na rin yun. Sabi ko na nga ba, yung mga pagtulong-tulong mo kay Angelica, naku! May motibo ka doon, sigurado. Pinidiskarte mo siya, ano? Angel de la Guardia lang ang dating ko ron. Talo pala talaga tayo kay Itay. Isipin mong tagal ko lang gusto si Susan. Pero yun, wala nangyari. Tingnan mo si Itay. Kinabit ang nanin nila. Alam mo, may punto siya ron. Sa bagay, si Aling Clara may asim pa yun. Ulitin mo yung sinabi mo, pare. Bakit? Kasi dati sa akin, parang may pagnanasa ka pa kay Aling Clara eh. Ulul! Selos ka? Wala kang karapat ang paghimasukan ng buhay ko! Sir, tama na. Hindi naman kami naghihimasok eh. Ang sinasabi ko lang sana nag-isip muna kayo bago kayo nagdesisyon. Anong desisyon? Hindi nyo man lang kami tinanong eh! Susil! Kailangan pa ba humingi ng permiso sa bawat gagawin ko? Nay! Sa bawat desisyon ko? Nay, ano nyo pa rin kami? May karapatan kami. Hindi nyo naman ang sinasabi ko, Nay! Susan! Nay! Susan! Hindi kita pinipilit kung hindi mo gusto ang ginawa ko. Pero hanggang sa ako ang ina ninyo, gagawin ko kung anong gusto ko. Ano? Kung ayaw mo igalang ang pasya ko, mabuti pa siguro. Lumayas ka! Lumayas ka! Inay! Inay! Inay, ano ba tama na nakakahiya sa kapatbahay? At ano bang nangyari dito? Inay! Mang Marcos! Dito na titira! Kinasama na siya ni Inay! Inay, totoo ba yun? O ano ngayon sa'yo? Biuda ko, ha? At wala akong nakikitang masama kung mag-aasawa ko muli! Napakahirap bang intindihin doon? Na hindi naman yung pag-aasawa niyo ang punto dito, eh! Ang sinasabi ko lang, maghahanap din lang naman kayo ng lalaki niyo. Bakit hindi pa yung mabuti-buti? Isa pa pareho kaming babae ni Angelica. Mamaya pati kami, pag-interesan ng lalaki niyo. Kahit ganun si Marco, hindi siya ganun kasing baboy ng pag-iisip mo. Inay! Tama na. Ay, hayop! Kahit sa'yo mapunta, hayop pa rin! Oh, Clara, tama na yan. Sabi. Doon na lang si May pag-usapan niya. Doon na. Tama na, doon na tayo sabay. Kagito! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Tama na, masasanay din niya mga yan. Halika na. Impyerno na nga itong dinaranas natin. Demonyo pa itong nakuha ni Inay. Hoy, Diego. Hoy! Baka naman gusto mo akong puntahan mamaya sa beer house. Ilang gabi mo na akong iniin dyan. Pupuntahan kita mamaya. Baka mamaya kung sino naman nakasama mo. Ako hindi. Yeah, promise, ha? Sandali, sandali, sandali. Sandali, isang minuto lang. Angela! Angela! Pwede ba makadalo sa inyo mamaya ang gabi? Sige na nga. Sige. Sige na. Yun. Sige. Ayos. Mo. Kanina ko pa ata napupunan pa na yung dabog mo. Anong problema mo? Diego kasi. Si Diego? Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Diego?
Eh, paano? Nakita ko siya kanina, may kausap siya doon babae na nilalandi siya. Eh, ang gugudancer yun eh. At nagsiselos ka naman. Ganun. Eh, mag-MU na kami. Dapat hindi niya ginagawa yun. Mag-MU? Alam mo, yan ang sinasabi ko eh. Ikaw lang may alam na mag-MU kayo. Boyfriend mo nga siya. Pero, ikaw lang may alam nun. Eh, sabihin ko sa inyo. Naku, huwag na. Huwag mo na sabihin yan. Mas gugulo pa eh, ngayon pa nga lang. Nakikita ko, gusto mo na siya agad girahin eh. O talaga? At oras na makita ko na naman niya babae niya nilalandi niya si Jeg, pakalbuhin ko siya. At alam mo kung anong kalalabasan niya, magiging kalbong agogo dancer siya. Demanda naman ang aabutin mo. Kaya huwag na. Relax ka lang at ako na ang bahala sa iyo. Taran! Sige! Tuloy mo! Tuloy mo! Ano ba problema mo? Ano problema? Ikaw ang may problema! Si Angelica kanina pa nagmamaktol! Wala naman akong ginagawa dun! Ano wala? Eh, dami-dami mong nilalanding babae! Bakit? Bawal na ba ako makipag-usap sa ibang babae? Aba, natural! Dahil mag-MU na kayo! Anong MU? Mutual understanding! Kaya pala hindi ko alam English eh. O sa madaling salita, nagkakaintindihan na kayo ni Angelica. At ang alam niya ay mag-shota kayong dalawa. Hindi ko nililigawan ang kapatid mo. Alam mo kung may liligawan ako, ikaw na. Dahil hindi tayo nagkakalayo ng edad. 16 ka, 17 ako. Ah, ganon. Eto, tandaan mo ha. Huwag na huwag mo paiiyakin si Angelica. Dahil sa oras na magtago ka, hahantingin pa rin kita. At kapag nakita na kita, putol yan. Bakit naman pati ito, nadamay? Okay lang. Pakis muna! Ang bihirang buhay ito, para ako napikot ah. Ayaw mo noon, nagkasyota ka nung walang kahirap-hirap. Kung ayaw mo, balata mo na sa akin. Total, matagal na rin ako may tama sa kanya eh. Sige, pag ginawa mo yun, tatamaan ka rin sa akin. Ito naman, sino mabiro? Tito Bola ah! Sabi dyan! Hoy, Diego! Ah! Nakakagat yata ng aso. Ano trititi mo, ha? Ano balita? Pinagbuka ko. Minitrato nila aking pagkatao. Minitrato nila aking pagkatao. Minilait ako. Bakit? Kung makaya ka pa, akala mo mag-shota tayong dalawa eh. Bakit? Eh yun nga eh. Yung pinapakuha mong hatag. Imbis na yun na makakuha ko, 1,000 suntok at tantyak ang inabot ko. Nakasabi pa nila ikaw raw kumuha ron. Kung kaya mo. Eh pag-uugulti ko nga saan eh. Ayoko lang patulan, tsaka ikaw yung gusto nila kaaway. Eh, yan, yung kalbong yan. Diyak lang, Slobe. Diyak lang, diyak lang. Sabi natin, tama yun. Yan mga tulad mong matatangkan na masarap ang magsakin eh. Nangungulo ka, ha? Ito sa'yo! Important yan! Important? Important to! May tama ako, pare. Ikaw nang bahala sa anak ko. Ako din may tama. Hoy! Sa susunod, bubuksan ko na to. Hindi ko na sasara. Ang lalaki ng katawan niyo, puro kayo mga dramatic actor. Ito ko sinabi! Ito ko sinabi! Yan! Yan! Pare! Ikaw, ha? Ikaw sumabak sa akin dito, eh! Mga tatago! Papalag ka!
Naliliit na yata kayo sa akin eh! Pagkukulekta ako rito, ibibigay niyo kagad yung hatag, ha? Naisintihan niyo? Opo, opo, opo. Ano ka po? Yes, sir! Yes, sir! Opo. Yan! Talaga! Hoy! Hop, 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 hop! Okay. Dumating ka pa. Pero magalit, andito na ako. Pero magtampuan, ba't hindi tayo? Sana tinapos mo na lang yung pakikipagbangayin mo ng mukha, alam mo? Paano mo nalaman? Obvious ba? Tingin nga niyan. Alam mo, ikaw wala ka na ibang ginawa ko di makipag-away. Sino naman kaaway mo ngayon? Eh, yung mga nanggigigil ka siya, ano? Wala yun. Pasalamat ka at hinintay pa kita. Dahil kung hindi mo ako sinipot ngayon dito, talagang hinding-hinding-hindi na kita papansinin, alam mo yun? Hinding-hindi, sobra namang hindi yun. Nakakahiya kasi sa ate mo, pinagbiling ka sa akin eh. Sabi, bantayan daw kita. Ganon? Mm-hmm. Kaya mo ako pinupuntahan dito dahil nahihiya ka sa ate ko. Hindi lang yun. Dahil siyempre, alam mo naman eh, ganun lang ang pag-aalala ko sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, kakanta pa ako rito. Totoo? Totoo. Ganun. Hindi mo to, para sa'yo to, ha? excuse me. Ako naman, sakit sa tenga eh, ha? Wala naman nakikinig sa'yo, ako naman. Pagla pa sa'yo lahat ito eh! Kataan mo pa ako! Please, tigila! Nakabatak yata ito eh. Sige o, kain na lang, alis na mo kami. Sige o. Bukas ulit! Ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal na pusong nag-isa. Paano ang puso ko? Ingat ka sana. Yan ang tanging dasal na pusong nag-isa. Kabulaw ka! Kung ayaw matulog, Esperanza! Ang kaibigan mo'y kaibigan ko rin. Ate! Ate! Oh! Ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Eh, masyado kasi ako nalibang sa pamamasyal eh. Naku. alam mo, siguro kung kasama ka namin, sigurado ako mag-e-enjoy ka rin. Naku eh, kitang-kita naman dyan sa itsura mo na nag-enjoy ka nga eh. Eh, para naman kasi ngayon lang ako nakapunta doon sa pinuntahan namin ni Diego eh. Kasama ko pa siya. Oh? Oh, talaga? Tapos ano nangyari? Kwentuhan mo pa ako. Kumain kami, tapos nag... Saan ka nang galing? Dumating ka na pala. Eh, Nay... Huwag kang magsisinungan sa akin, ha? Dumaan ako sa pwesto natin sa palengke at lahat nagsasabing hindi ka nagtinda maghapon! At inay, kasama mo yung Diego yun! Tama na, inay! Ano ba kayo? Isa ka pa! Kaya lumalaki sa kulo ng kapatid mo dahil sinukonsinti mo! Malamang ikaw ba nagsabi sa kanyang sumama doon sa lalaki yun, ano? Inay, wala namang ginagawang masama si Angelica eh! Anong walang ginagawang masama? Pare-pareho nating alam ang likaw ng bituka ng Diego yan! At malamang, kisa sa hindi, ay hinuhututan pa niya yung kapatid mo! At sinususulan mo ba? Na hindi naman ho ganun si Diego eh. Ano ka ba naman, Angelica? Hindi ko mo tiniligtas ka ngayon pagdududulan mo na ang sarili mo sa kanya! Ano ba yan? Natutulog ako. Ang iingay niyo eh. Ito, magaling kong anak! Maghapong pinabayaan yung pwesto makasama lamang doon sa Diegong yun! Namasyal lang naman ho kami eh. Namasyal? Wala akong pakialam kung namasyal kayo kung ano man ang ginawa ninyo. Magmula ngayon, ayokong malamang sumasama-sama ka sa lalaki yun sapagkat wala kang mapapala sa lalaki yun! Bakit, Nay? Kayo ba may napapala dyan sa lalaki nyo? Ha? Huli niya! Nay, tama na ho! Ano na tama na? Tama na! Kung hindi niyo ako kayang higala, maghiwa-hiwalay na tayo!
Hindi ko kayo pinalaki para basuhin niyo ako! Basta! Jerry, ilayo mo na yung ate mo. Ilayo mo na! Ate, halika na. Tama na yan. Halika na. Ano ang problema ko, pare? Pala ni Angelica, mag-shota kami. Problema ba yun? Ituluyan mo na, andyan na yan eh. Ayun nga ang problema, Mr. Officer. Nahuhulog ang loob ko sa kanya. Yun naman pala eh. Ngayon nga ay ayaw ko mahulog ang loob ko sa kanya. Ang gulo mo kausap, Diego? Gusto mo na ayaw mo. Ano ba talaga, kuya? Hindi, naramdaman ko hindi ako karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Mabait na babae yun. Pero mahal mo. Medyo. Yun naman pala eh. Anong panghinintay mo? Ikaw rin. Maraming gumigiri kay Angelica. Ha? Ngayon, pag napunta pa sa iba yan, ikaw rin ang kawawa. Mabuti kung sa isang may sinabi mong pupunta sa Angelica. E paano kung sa isang tambay lang ng hilig ay manggutin sa kaysa sa iba pa mga itlog si Angelica. Sa pugad mo na. Calling all unit and available personnel. You are hereby ordered to report immediately to the headquarters. Tara na. I repeat. Alam mo ngayon na itawag. Wala na ako. Okay. Sama ko ito na. Thank you. Sige. Sir, 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 hindi pa ako kayo bayad ah. Lista mo nilang. Pulis naman yung kumain eh. Eh bakit ikaw? Hindi ka naman pulis ah. Hoy, pulis karakter ako. Pulis din yun. Kaya lista mo lang yan. Tsaka, pera na rin ng 20. Pautang na lang. Meron ba tayo dyan? Pentihin mo mukha mo. Pakis na lang. Ito ba yung order namin? Ang pera. Sir, ito ang leader ng grupo. Alam ko. Sige, maaari mo na silang pakawalan. Ah, ano sir? Nadinig mo ang sinabi ko. Sige, sipat na. Sir, pero...
Alam mo, bata ka pa sa serbisyo. Kaya marami ka pang hindi alam. Puntahan mo ako sa opisina. Marami tayong pag-uusapan. At kapag ka nakinig ka sa akin, madadali ang pagtaas ng rango mo. Hmm? Hindi na rin lang naman kami magkasundo ni Inay. Aalis na lang ako. Ate, wag. Pagpasensyahan mo na lang si Inay. Alam mo naman talagang ganun yun eh. Masyado lang mainitin ang ulo noon. Matagal na ako nagtitiis sa kanya. Mga pagpapabaya niya sa atin simula nang nawala ang Itay. Pakiramdam ko talagang hindi na anak ang turing niya sa atin. Hindi eh. Iba pa rin pang nandito ka eh. Huwag ka nang umalis. Hayaan mo na yun. Lilipas din yun. Makakaraos din tayo. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kaya. Huwag mo na lang siyang isipin. Ako na lang ang isipin mo. Huwag mo pong iwan dito. Angelica, pansamantala lang naman to eh. Kapag maganda na ang buhay ko, kapag nakahanap na ako ng trabaho, kukunin kita. Patingin rin si Inay. Kung gusto niya, aalisin ko kayo sa impyerno to. Huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Huwag mong papabayaan si Inay. Salmon lang ako. Sige, itay mo na lang ako. Dito lang ako magbibisa. Magandang araw po, padre. Ano, kanina pa kita nakikita ang pasilip-silip yan. Bakit di ka pumasok sa loob? Hindi ka naman siguro matutunaw. Hindi, padre. Nahihiyaho ako eh. Ano? Kasi pakirandam ko eh, hindi ako dapat o karapat-dapat dito sa loob. Alam niyo na, ibig ko sabihin. Diego, malawak ang pangunawa ng Panginoon. Hindi siya pumipili. Makasalanan ka man o hindi na lumalapit sa kanya. Eh, kaya... Kahit na ano pa sabihin nyo, Father, talagang nahihiyaw ako eh. Ayan nyo, pag nagbagong buhay na ako, maya't maya akong dadalaw rito. Father, alas na po kami. Oh, sige. Huwag nyo kalimutan, ha? Maaga kayo bukas. Marami tayong misa. Nakadiretso na sa bahay. Baka kung saan pa kayo pumunta. Opo, Father. Father. Sige. Sige. Sana, Father, lahat ng bata makuha nyo. Gustuhin ko man, hindi ko kaya. Ang problema kasi, mas malakas ang hatak ng bisyo sa kabataan kaysa sa pangaral ng simbahan, lalo na dito sa atin. Panay na nga ang mga natanggap kong reklamo tungkol sa pagkalat ng drugs. Nagkalat ang mga batang sugapa dito sa atin. Nakakasama ng loob talaga nangyayari sa kabataan natin. At lalo pang nakakagalit na parang walang ginagawa ang otoridad para linisin itong lugar natin. Dapat sa panahon ngayon, magbigay muna ng magandang halimbawa ang matatanda para pamarisan ng mga bata. Wala nang bisa ang pangaral. Tama ka. Ano, hindi ka ba... Hindi na.
Baka makapag-misa pa ako sa loob, Father. Oh, siya, sige. Salamat ako. Ipangako mo. Salamat pa. Salamat. Kahit tapong ko tuloy yung yosi ko. Salamat. Oh, sige. Toast tayo. Toast. Sige, inom lang. Mamulutan ka, huwag ka mahiya. Berdin niyo ba ngayon, Mang Marcos? O nakatisod lang ngayon ang ginto? Iba na ang takbo ng panahon ngayon, Diego. Hindi na tayo kayang buhayin ng delay-delay siya lang. Kailangan natin malakihan. Big time. Katulad ng ano? Droga? Droga ba? Bingo! Diyan ako bilib sa'yo eh. Ang bilis ng pick-up mo. May mga kaibigan, lumapit. Humingi ng tulong para sa negosyo nila. Yan din ang sabi sa akin ng dalawang tarantadong kumausap sa akin. Oh. Kung di ako nagkakamali, yan din ang tinutukoy ninyo, malamang. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, yung pera pinag-uusapan. Ako, inaamin ko, tarantado ako. Pero hindi kaya ng sikmura akong sumira ng buhay ng mga kabataan. Pag pumayag ako sa inaalok mo, baka dumami lahi natin yan, patay na lalo ang bansa natin yan. Tinatanggihan mo ba ako, Diego? Oo. Baka nakakalimutan mo. Sa akin ka nag-umpisa. At ako pa rin na masusunod sa lugar na ito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero hindi ibig sabihin nyo, kaya nyo na akong hawakan sa leeg. Gawin nyo ang gusto nyo, gagawin ko ang dapat. Maraming salamat nga pala sa pulutan at saka sa painom. Isang bagay pa. Thanks, I speak. Nagpasundo ka ba? Hindi. Eh, ikaw ang nagpasundo ka ba? Hindi rin ako nagpasundo eh. Kalaban to, tara! Tama na. Wala na. Oh, hindi ba? Eh, katawa ng tao eh. Anong problema mo? Bakit hindi mo tanong sa tatay mo? Anong ibig mo sabihin? Nilatrat ako kanina. Muntik na madami pati si Angelica. Pukukuha kayo ng tao. Huwag yung mga bobo. Pinagbibintangan mo ba tatay ko? Sa ngayon, oo. Pero kapag nakatiyak ako, pasensyahan na tayo. Tarantado ko! Huwag na huwag mong bastusin ang tatay ko sa harapan ko, Diego. Baka hindi kita matansya. Huwag mo akong duduruin, Raymond. Pulis ka. Mag-imbestiga ka muna kung sino ang tama at mali bago ka pumiyok. O baka naman kakampi ka na. Payong kaibigan lang sa inyo mag-ama. Mag-iingat din kayo. Nanay mo? May binili lang mo siya sandali, pero babalik daw po siya kagad. Kumain na po kayo. Hinanda ko na po yung hampunan niyo. Mamaya na. Hihintayin ko lang nanay mo. Sabay kaming dalawa. Kung may kailangan mo kayo, nasa kwarto lang ako. Magpapahinga lang ho ako.
Chong, may kailangan mo ba kayo? Meron. Ikaw. Nay! 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 Huwag kang maingay! Nay! Nay! Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi kong kailangan kita? Ang tigas ng ulo mo! Dito ka lang! May hindi ka lang! Hindi natanggal to. Alis na ako. Okay. Sige. Sige. Pumasok ka na. Sige na, pumasok na. Sige na. Bakit anong nangyayari? Marcos! 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 Mga kapisay! Tulungan niyo kami, Marcos! 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 Marcos!
magdamig ka muna. Tsak na magwawala si Raymond. Alam mo naman yun, pagtungkol sa ama niya, walang sinasanto. Ang mabigat pa dyan, polis yun eh. Alam mo naman, mahirap kalaban ng polis, di ba? Sige. Ingat, Idol! Jego! Jego! Tumay sa kabila! Makinig ka sa akin, Raymond! Hindi ko sinasadya! Aksidente nangyari! Sinungaling ka! Magkaibigan tayo! Ha? Kahit tanongin mo sa Angelica! Pinagtanggol ko lang siya! Tanongin mo! Papatayin kita, ayip ka! Kahit saan ka magtago! Hanapin kita! Papatayin kita! Tama na! Chess! Dali na! Oo, oh, sandali! Sasama ako! Chess, guys! Sasama ako! Sandali lang!
Idol! Oy, Shaki! Si Idol! Idol! Miss na miss pa kita! Aray! Aray! Bakit? Nakita mo, isugat pa ako eh! Oo nga pala, no? Puro butas nga pala yung katawan mo. Pinato mo pa yan dito! At saka, bakit mo pa sinama si Padre Luis dito? Pwede ka naman pumunta mag-isa, eh, nabahala mo pa yung tao. Eh, siya naman tumapilit eh. Eh, pinuntahan kasi ako ni Angelica kahapon. Nakiusap siya na dalawin kita at ihingi ng dispensa ang hindi niya pagdalo sa'yo. Wardyado raw siya eh. Ultimo nga raw dun sa personal sa palengke, nakasunod si Aling Clara. Kulang na nga lang eh, pati raw dun sa banyo at sa pagtulog eh, tabihan siya. Pero, huwag ka raw mag-alala dahil handa siyang tumistigo para sa'yo. At sasabihin niya sa korte na iniligtas mo lang siya kay Marcos. Huwag ka na rin mag-alala tungkol sa abogado, may nakausap na akong kaibigan ko tungkol dyan para tulungan ka. Father, salamat po. Susan, saan punta mo? Papasok ka na ba? Halika na, sakay na. Hatid na kita. Nako, huwag na. Nakakaabala pa ako sa'yo eh. Okay na ako. Hindi. Doon rin talaga ang dangko. Halika na. Sakay na. Angelica. Alam mo, kung kukumbinsin mo lang ako na huwag iparating sa husgado yung ginawa sa akin ng tatay mo, alam mo, nag-aaksiyak lang ng panahon mo, Raymond, eh. Alam, Angelica, kung ayaw mo talaga akong pagbigyan, wala na akong magagawa. Pero hindi yung rason kung bakit napunta ako rito. Si Susan. Anong ginawa mo sa ate ko? Wala. Pinakiusapan nga lang ako para suntuin ka, eh. May malaking problema si Susan. Sabi niya, ikaw lang daw makakatulong sa kanya. Paano ako makakasigurado na totoo yan sinasabi mo sa akin? Nasa sa'yo na yan. Kung ayaw mo niwala, bahala ka. Sige. Sandali! Sama na ako. Ayon sa sinumpang salaysay na nasa sakdal, hindi niya sinasadya ang pagkakabaril sa biktima. Totoo ba yon? Hindi po. Ipaliwanag mo. Nasabi na umisa sa akin ni Diego na... Nano? May balak siyang patayin si Chumarcos. Objection, Your Honor. This is plain hearsay. And my colleague is actually asking the witness's opinion about this case. Objection overruled. The prosecution may continue. Nabanggit mo na may alitan ang nasa sakdal at ang biktima. Alam mo ba kung anong dahilan ng kanilang alitan? Tatalo sila sa paghawak ng lugar namin. Ang sabi ng nasa sakdal ay ipinagtanggol ka raw dahil pinagtangka ang kanggahasain ng biktima. Totoo ba yon? Hindi ho. Hindi ho magagawa sa akin ng tsong yun. Mahal ho niya ang inay. Tsaka parang anak na lang ho ang turing niya sa akin. Paano na isagawa ng nasa sakdal ang pamamaril? Tinulungan mo ba siya? Hindi po. Bigla na lang siyang dumating na may barel. Tinutukan na lang ho niya ang tsong. Nagagaw sila sa barel. Nasuntok ni Diego ang tsong. Nakabitaw si Chong. Hanggang sa...
Barili niya sa dibdib si Chumarcos. I have no more to ask, Your Honor. The witness is excused. This trial is adjourned. Pagkaraan ng masusing pag-aaral sa mga katibayang ipinakita ng magkabilang panig, napatunayan ng hukumang ito ng walang bahid pag-aalinlangan na ikaw, Diego Sebastian, ay nagkasala sa pagpatay kay Marcos Romualdez noong 12 ng Marso taong kasalukuyan. At ikaw ay nahatulan na makulong ng hindi bababa sa 20 taon o habang buhay. Pare! Oh. May bisita tayo! Sige, pare, papasukin mo! Sige, pasok. Arig ko lang, pare. Sige, pare. Ate? Ate, ang ginawa nila sa'yo? Si Raymond. Hayop siya! Akala ko kaibigan siya. Masawal pa pala siya sa ama niya. Alam mo ba kung gano'n siya kahayop? Pagkatapos ng pagsawaan ng katawan ko, pinamigay niya ako sa mga tauhan niya. Na siya piniling oras. Umaga at tanghali, gabi. Kahit madaling araw. Hindi ako sugapa na rin. Dahil kay Raymond. Sa paulit, may pagturok na sa akin. Ayop siya. Hindi lang katap ko sinira niya. Pati nakaluluwa ko. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Tutulungan kita. Iaalis kita dito. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan kong ibenta yung kaluluwa ko, gagawin ko mailigtas lang kita dito. Huwag ka susuko. Nalaban tayo. Huwag ka susuko, ah. Ano po, Father? Gawa ka ng Diyos. Tama ang ginagawa mo, Angelica. Sa mga sandali ng panghihina, pag-iisa at kalungkutan, wala tayong ibang dapat lapitan kundi ang ating ina. Wala naman akong dapat na ikalungkot, Father, eh. Angelica, hindi kayang itago ng mga mata mo ang kalungkutan. Gusto man kitang tulungan, hindi naman kita mapipilit na sabihin mo sa akin ang lahat ng mga hinanakit mo. Nalilito na ako, Father. Wala naman akong nagawang kasalanan para parusahan ako ng ganito. Hindi yan parusa, Angelica. Pagsubok lang. Binibigyan ng Panginoon ng pagsubok ang mga malalapit sa Kanya, kagaya mo. Hanggang kailan ho kaya ako tatagal? Angelica, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga problemang hindi mo kayang dalhin.
sa dami ng iniisip ko ngayon, Father. Ang inay ko, ang ate ko. Nagawa akong kasalanan, Kinseko. Pakiramdam ko, pahina na ako ng pahina sa bawat araw na dumarating. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin kong paraan para matapos na yung problema ko. May katapusan ang lahat, Angelica. Maging matatag ka lang. Huwag kang bibitiw sa kanya. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Sa nangyayari sa akin ngayon, Father, siya na lang talaga inaasahan ko. Sige, umiyak ka lang. Huwag kang mahihiya. Madalas, ang pagluha ay nakakabawas ng bigat sa dibdib. Kamusta ka na, Shaquille? Okay ah. Ang ganda ng katawan mo ngayon. Mukhang hiyang ka na rito ah. Mabuti pa. Dito ka na lang, huwag ka na lumabas. Tarantado ka talaga. Oh, pati naman to si Padre, nakikikaltok na rin. Mabuti naman, dinalaw niyo ako ngayon. Matagal na akong wala nababalitaan tungkol sa atin. Pasensya ka na. Alam mo naman kami mga pare, laging tambak ang trabaho. Pero ang laki ng pinagbago mo ngayon ah. Napaka-aliwalas mong tingnan. Totoo pala yung sinabi niyo noon sa akin, Father. Kapag talaga nataon na yung pagbabago ka, wala kang magagawa. Talagang magbabago ka. Nakita kami kahapon ni Angelica. Tumalaw siya sa simbahan. Mabuti naman. Hindi siya nakakalimot magdasal. Para nakakabawas sa mga kasalanan niya. May pinapasabi siya sa'yo. Hindi na ako interesado sa bagay niya, Father. Mahirit lang yun para patawarin ko siya sa kasalanan niya. Siguro ayos siyang patulugin ang konsensya niya dahil sa ginawa niyang paglaglag sa akin. Diego, hindi sa binibigyang katuwiran ko si Angelica, pero mabigat ang dahilan niya. Hindi ko nga lang pwede sabihin sa'yo. Isang bagay lang ang tinitiyak ko sa'yo. Laban sa loob niya ang kanyang ginawa, napilitan lang siya. Idol, kailangan ni Angelica yung tulong mo. Hindi ba naman malabo pag-iisip niya? Paano ko siya matutulungan? Pinakulong niya ako. Sabihin niyo sa kanya, wala akong magagawa. Kung hindi niya ako diniin, baka pa. Pero, kawawa naman si Angelica. Ano magagawa ko? Alam ko na! Tumakas ka na lang! Tutulungan kita! Uy! Wala ako! Joke! Biro lang! Jokes lang! Lalo nyo nang pinabigat ang kaso ko nun. Tagal ko na nga dito eh. Wala pang babae. Alam mo na kung bakit nandito ako. Ang kape niyo. Ayoko ang buting parang umaga si Diego, ha? Thank you.
Akala ko ba hindi ka tatakas? E bakit ano itong ginawa mo? Pinamantala ko ng pagkakataon, Father. Bumunuin ko yung mahaba akong sentensya. Paano ko mapapatunayan na wala akong kasalanan? Sumugal na ako. Pero hindi ka pa rin nila titigilan. Paano kung matsyempohan ka? Bahala na ang Diyos. Makikipag-unahan lang ako sa mga mahanap sa akin. Sa pa hindi ko matitiis si Angelica. Siyempre kahit paano may pinagsamahan din kami. Siya lang natitira akong pag-asa. Siya lang nakakaalam na wala talaga akong kasalanan. Siguro naman, kapag tinulungan ko siya, tutulungan niya rin ako. Alam mo, Diego, pinahirap mo lang ang sitwasyon mo. Sigurado, alam na ni Raymond ngayon ang ginawa mo, at tiyak ngayon pa lang pinaghahanap ka na nila. Wala na akong magagawa, Father. Pagdasal niyo lang na hindi mag-kursang landas namin. Siya lang ang pwede mangyari doon. Dalawin niyo ako sa buril ko, o dalawin niyo siya sa buril niya. Sana naintindihan niyo ako. Wala sa akin ang paghusga, Diego. Alam ko minsan kailangan ng karahasan upang manaig ang mabuti sa masama at upang lumabas ang katotohanan na pilit na tinatabunan ng kasinungalingan. Hindi na ako magtatagal, Father. Alam kong alam ni Raymond na kung saan kumbento pwede akong puntahan. Mag-iingat kayo. Delikado na rin kayo dito. May alam akong
lugar na pwede mong pagtaguan. Hindi yung puntahin ng mga tao. Ligtas ka dun. Sinasabi ko na nga ba? Kung nung una pa siniguro mong patay na ang Diego niyan, wala na tayong problema. Huwag din ako sisisihin. Tinitiyak ko sa inyo, hindi naman ulit ang nangyayari. Sa susunod na yung pakikita, bangkay ko na siyang iiwanan. Dapat! At saka nakarating na kay Diego yung pagkalat ng drug sa lugar nila. At alam niyan tayo may pakananon. Hindi nga siya makalapit sa mga pulis dahil sa kalagayan niya ngayon. Pero natitiyak kong gagawa at gagawa siya ng paraan para may laglag tayo. Ito na ang pagkakataon mo para makaganti kay Diego. Mapatay mo man siya, lusot ka. Dahil isang takas sa kriminal ang hayop na yun. Ngayon mo patunayan ang pagiging pulis mo. Hindi pa kami tapos ni Diego. Kahit hindi niyo utos sa akin, takas man o hindi, itutumba ko talaga siya. Diego? Diego! Oh. Iwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayo mabuti. Diego? Sige. Pakinig ka muna sa akin. Ano pa ang dapat mo malaman? Ano man ang sabihin mo, hindi na magbabago ang nangyari sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Hindi mo alam yon. Sa dinami-dami ng taong wawalan niya sa akin, ikaw pa. Ganun kasakit yon. Pakinggan mo na muna kasi ako eh. Ano bang dapat mo malaman? Pinilit lang ako. Pinilit ka? Kung ayaw mo kahit sino, hindi ka pwedeng pilitin. Akala ko, tayong dalawa magtutulungan. Magkakampi tayo. Wala na ako ibang pag-asa, ikaw na lang. Tapos iniwan mo ako sa ere? Hindi lang yon. Diniin mo pa ako. Bakit? Sa akala mo ba ikaw lang yung nahirapan? Hindi lang naman ikaw yung nasaktan eh. Wala na eh. Nangyari na eh. Tapos na yun eh. Kilala na kita. Ngayon kilala na kita sa oras ng kagipitan. Kilala na kita. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Dahil sa ngayon, alam kong sarado-sarado na yung utak mo eh. At kahit na anong gawin kong paliwanag sa'yo, hindi ka maniniwala sa akin kahit na maglumuhod pa ako dyan sa harapan mo. Alam ko naman kung bakit ka narito eh. Dahil kailangan mo ng tulong ko. Kaya mo, sa kabila ng ginawa mo sa akin, tutulungan pa rin kita. Pero ito lang hihilingin ko sa'yo. Pagkatapos ng problemang to, gusto kong linawin mo lahat ng nangyari. Gusto kong lumabas ang katotohanan. Ako naman tulungan mo. Kung pwede lang. Hindi ako kasing sama ng iniisip ko, Diego. Dahil kagaya mo, kaya ko rin magsakripisyon ang buhay para sa isang minamahal. Ang pagkakamali ko lang, hindi kagad ako gumawa ng paraan para makausap ka. Oo. Oo, inaamin ko. Kailangan ko ng tulong mo dahil wala na akong pwedeng malapitan kundi ikaw na lang. Pero kung ayaw mo, hindi kita mapapilit. Hindi rin kita masisisi. Darating ang panahon na maiintindihan mo ako. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw na makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo. Buti na lang at malakas pa rin tong sex appeal ko. Kahit pa paano eh, nakakadelihensya pa rin ako. Okay, tumbaril na to. Saan galing to? Do!
yun sa kaibigan kong Pulis Makati. Ariko, bakit? Tarantado ka, pulis ang pinagkura mo na ito, eh, takas ako? Hindi naman totoong pulis eh. Pulis na akong makatingin. Linawin mo. Sakit dun ah. Yan ang ballroom dancing dito. Ha? Huh? Sasha, dito ba? Dito eh. Saan? Doon yata. Doon! Doon banda. Murado ka? Na. Baka may makakita sa ating ibang tao rito kung ano isipin. Halika na. Alam ko, takbo ng utak nun ni Raymond. Hindi nung gagalawin si Susan. Dahil mawawalan siya ng panlaban sa'yo. At oras may mangyaring masama kay Susan, mawawala ka na ng dahilan kundi magsumbong sa pulis. At isa pa, ginagamit niyang alasyon para makita ko at makaganti sa'kin. Dahil alam niyang wala ka na ibang tatakbuhan kundi ako. Tarantado talaga. Angelica. Inay? Inay? Ayaw ko sanang isama, kaya lang nag-aalala dahil 5 araw na hindi mo uwi. Ayun, napilitan ako sabihin ang totoo. Angelica, patawarin mo ako.
Kung hindi nangyari mga ito, hindi ko malalaman kung gaano kalaking pagkukulang ko sa inyong dalawang magkapatid. Inay, huwag na natin pag-usapan yan. Ang importante, matulungan natin si ate ngayon. Diego. Wala ko kayong dapat alalahanin sa akin, Aling Clara. Diego, nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Sa'yo rin pala kami lalapit sa sandali ng aming kagipitan. Wala ko yun. Ang mahalaga ko ngayon sa atin ay magtulungan tayo. Sir. Tsaka pupunta. Pwede ba sumama? Tarantado ka talaga, Checo. Isang busina ko lang dito, hindi ka makakalabas ng buhay. Tama ka, pero pag ginawa mo yan, pareho tayo hindi makakalabas dito. Lalabas nga tayo, pero pareho tayo malamig na bangkay. Kaya diretso mo na lang, para masaya. Malayo pa ba? Baka tumatiming ka lang sa akin, huwag mo na subukan, kaibigan. Dalawa baril ko, huwag mo kakalimutan. Saan tayo? Diyan ba? Sigurado ka? Baka naman gusto mo lang akong ipasyal, ha? Sa luneta na lang tayo. Ano? Best friend? Best friend? Baka namang... Saan ba kaibigan? Malayo pa ba? Huwag mo akong tawaan, kaibigan, dahil hindi tayo makaibigan! Masyado mainit ang ulo mo. O sige, best friend na lang. Malayo pa ba? Ha, kaibigan? Huwag mong sabi ako to, ang kaibigan eh! Hindi kaya ata nanood ng pelikulang best friend eh. Kaya mainit ang ulo mo. Eto, tandaan mo, Diego. Habang nabubuhay ako, huwag kang pakasisiguro. Dahil pag nagkabaliktad ang sitwasyon natin, papatayin kagad kita. Okay. Okay lang, kaibigan. Please, dito ba, best friend? Diyan ka lang sa sulok. Huwag kang alis dyan. Dan? Dan? Halika na. Uwi na kita. Diego? Yeah. Diego? Oh. Tama na, iuwi na kita. Tama na. Oh, okay. Okay. Ha? Huh? Okay. Okay, tara. Tumakbo ka na. Lumabas ka na sa building na to. Ha? Huh? Paano na? Akong bahala sa'yo. Basta huwag ka nang babalik. Ang importante, makalabas ka ng building na to na mabilis. Oo. Ha? Huwag ka nalilingon. Okay? Tara. Oh, okay. Okay. Ha? Ito lang tandaan mo, Diego. Magkikita pa rin tayo. Para akong alin mong susunod-sunod sa'yo. Hindi kita patatahimikin. Sigurado magbabago ka nito sa gagawin ko. Thank you.
Bilisan mo! Subok lang yun! Kung meron man dapat isihin, siya lang!
itanggol ko lang si Angelica! Tarantado ka! Diego! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Pinatay mo tatay ko kaya papatay din kita! Ayos lang yun! Pero gusto kong malaman mo, Raymond! My friend! Ayoko ng desisyon mo! Pero kung sa tingin mo kinakailangan isa sa ating dalawa ang sumama sa tatay mo sa hukay, nasa sa'yo yan! Ikaw! O ako! O tayong dalawa! Gagawin ko. Di bababa ko na to. Ay, tama. Ay, tama ako. Anda lang. Ay, si Daddy nandiyan, ha? Sandali. Sige, Dom. Lobang eh, alis na ako. Oh? Oh, bata, makakalaya ka na. Huwag ka nang babalik dito, ah. Iwan ko na sa inyo to. Salamat. Hindi na ako ninigarilyo eh, tumigil na ako. Susulat na lang ako. Si Diego ay nahatulan ng pagkabilanggo habang buhay. Subalit dahil sa ipinakita niyang magandang asal sa loob ng bilangguan, siya ay binigyan ng parol pagkalipas ng 5 taon. Kaya mo. Sa wakas makakapagsimula na tayo na panibagong buhay natin. Kalimutan mo na ako, Angelica. Bakit? Hindi tayo nababagay. Ex-convict ako. Wala ka mapapala sa akin. Bata ka pa. Marami ka pang panahon para makita ang nararapat na lalaki para sa'yo. Pero... Diego, minahal kita. Buong buhay ko, inukul ko sa'yo.
Sino namang tatanggol sa akin? Kanino pa ako tatakbo? Ang tagal kong hinintay itong paglaya mo, Diego, tapos ngayon ito pa igaganti mo sa akin. Mabuti na yung malaman mo ngayon. Masaktan ka mo ngayon. Kaysa naman habang buhay kang magdusa sa piling ko. Kaya patawarin mo ako.